Magandang araw mga kap! Nandito kami sa Alabang Elementary School. Okay? This is the 10th episode of Barber's Profile. Medyo iba tayo ngayon, wala tayo sa barbershop. Gagawin natin yung Barber's Profile, this 10th episode ng Barber's Profile, dito sa charity event sa Alabang Elementary School. Panoorin nyo kung sino magiging featured barbers natin. Sila lahat! Dito sa 10th episode ng Barber's Profile. Okay mga kap, kasama natin ngayon si Daniel Marquez. Siya yung featured barbers natin dito sa 10th episode ng Barber's Profile. Okay mga kap, ito ang 10th episode ng Barber's Profile. Kasama natin si Daniel Marquez ng Kalingang Barbero. Meron lang tayong itatanong sa kanya, no, para mas lubos natin siyang makilala. Okay. Kap Daniel, ang una kong tanong sa'yo, ilang taong ka nang gumugupit? At saan ba ang iyong hometown? Saan ang iyong pinagmulan? Nag-start ako niya 2012. Sa barbershop. Pero ang before ako nag-barbershop, nagugupit na rin ako ng mga tambay-tambay. Yan ako nang umpisa. Mga tambay. So more than a decade na siya nagugupit. Okay. Second question ko, sino ba nagturo sa'yo gumupit or ano ang naging inspirasyon mo para magpatuloy sa ganitong klaseng trabaho? Walang nagturo sa akin maggupit. Pero ang hindi ko makakalimutan sa bago ako naging talagang barbero, meron akong isang kapitbahay na mahirap lang sila. So wala silang kakayanang magpagupit. Kasi isla, gumupit nila, pambili ng bigas, pagkain nila. So yung bata na yun, ang pangalan noon si Joseph. Joseph Enario. Yan. Tapos, ginagawa niya, magdadala siya ng suklay, nakagunting, lapit sa akin, sabi niya, kuya kahit ano lang siya, kahit ukaw ka, mahalaga, mabawasan. So, ginagawa ko naman. Pero wala sa isip ko na magiging barbero talaga. Hanggang sa dumating yung time na talagang yung mga kapitbahay ko lumalapit na sa akin para magpagupit. Bibigay 5 piso, 3 piso, okay na sa akin. Tapos ang pinaka hometown ko talaga, Bicol ako. Taga Bicol ang lahi ng mama ko. Ang papa ko, Tagalog, Leyva, Ecija. Okay, for my last question, Kap. Para sa iyo ang ano ang kahalagahan ng pagbabarbero? Kahalagahan ng pagbabarbero sa komunidad at saka sa sarili mong buhay, sa personal mong buhay. Kahalagahan ng pagiging barbero ay nasa malaking bagay din siya, no? Makagupit ka ng simpleng gupit lang sa kanila, may na magiging masaya sila sa trabaho mo. Okay na yun. Tapos, siya na rin ang naging ano ko eh. Parang bread and butter ko talaga. Hanap buhay na talaga. Talagang malaking ito bagay. Yung pinagkakitaan mo. Pinagkakitaan ko talaga. Kasi unang-una ako, hindi ako nakasandal sa pamilya ko eh. Sa sarili ko talaga yung binubuhay ko. Ako lang mag-isa talaga. Okay. Tapos at the same time, may mga kapatid na konting hingi. Siyempre, pag meron din naman, ibigay din. So, tumutulong ka rin din sa mga kapatid mo. So, sa pamamagitan ng pagbabarbero mo, nakakatulong ka rin sa mga kapatid mo. Nakakatulong din ako. Okay, good. Kap, maraming salamat. Thank you very much sa pagpapaunlak mo sa akin dito sa Barber's Profile. Maraming salamat sa inyo. Patuloy na po kayo manood ng Barber's Profile. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at para updated po kayo sa mga information at saka sa mga barbero na malulupit gumupit. Maraming salamat sa inyo. Buhay kayo. Mga kap, ako ngayon yung magiging model ni Daniel Marquez.
para sa 10th episode ng Barber's Profile. Panoorin nyo kung paano siya gumupit. Isa din to sa mga malulupit na gumupit sila na miyembro ng Kalingang Barbero.